Magandang buhay, madlang pips, mga kaibigan, mga kamag-anak, at mga sumusuporta sa akin. Binabati ko kayo ng manigong bagong taon. At sana itong 2024 ay magiging blessed tayong lahat. Magiging healthy higit sa lahat. At ang ating pag-uusapan ngayong gabi na to ay time check. Tingnan ko muna, 7 something ng gabi. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa OFW, kung paano nila napapaglabanan yung homesick nila. Kasi hindi lahat ng OFW ay nakakapagtiis magtagal na magtrabaho sa abroad. Dahil maraming dahilan, pero yung iba may mga sikreto sila para matiis yung homesick nila. Karamihan ay umuuwi, hindi pa man nagtatagal sa abroad ay umuuwi na kasi nga hindi talaga nila kaya. Ayan. At ano kaya ang dahilan kung bakit sila na-homesick? At ano naman ang sikreto kung paano natin matitiis lahat? Unang-una, paano? Ano yung mga dahilan? Ang madalas na dahilan, ang pagkaalam ko ay yung namimiss nila yung kanilang mga mahal sa buhay. Lalo na yung mga married, yung mga may anak. Hindi nila, nahihirapan silang iwanan yung kanilang pamilya. Kaya pag nasa abroad na sila, naalaala, namimiss nila yung mga anak nila. Yun. Siyempre, lalong-lalo na pagka maliliit pa. Di ba? Ang hirap iwanan talaga pag maliliit pa yung mga anak. Kaya pag hindi nila nakayanan yun, uuwi talaga sila. Hindi sila makakatagal. Tapos yung iba naman, syempre, mga mahal nila sa buhay, nakakasalamuha, araw-araw, nung nasa Pilipinas pa sila. Tapos biglang iiwanan, boom! Yun! Diba? Ang hirap nung ganun. Kaya, yun ang dahilan kung bakit hindi nila natatagalan. Yung iba naman, hindi sanay sa mahirap na trabaho. Maaring yung iba, nahihirapan sa trabaho nila sa abroad. Kaya yun, naninibago sila, di ba? At yung iba naman, syempre hindi sila sanay. Pagdating sa abroad, biglang ang hirap pala ng trabaho nila. Nandiyan kayong mga employer nila demanding. O kaya, syempre, hindi sila sanay mangamuhan, biglang nagkaroon ng amo na naguutos, or yung mga trabaho nila iba kasi. Iba yung trabaho natin sa abroad, iba yung sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, pag wala kang amo sa sarili mong bahay lang, kahit pawardi-wardi lang, okay na. Pero, pag nasa abroad ka, mahirap talaga. Marami kang hahawakan na trabaho sa buong maghapon. Kailangan mamaintain mo yung maganda mong performance. Pag nakita ng amo mo na hindi maganda, syempre, lalo na pagka hindi mabait na amo, di syempre, tuturuan ka, ganyan. Eh, yung iba ayaw nila nang natuturuan. Kagaya ko, ayoko nung natuturuan, ayoko nung pinakikialaman ako sa trabaho ko. Gusto ko nagtatrabaho ko ng kusa, nagtatrabaho ako ng yung alam kong anong pinagbubuti ko. Oo, ganun ako. Ayoko nung napapakialaman sa trabaho. Kaya dahil ayoko nung napapakialaman, sinisikap kong maging mabuti yung trabaho ko. At yung iba naman, pag hindi marunong magluto, syempre pag nasa Pilipinas ka, iba yung luto sa Pilipinas, iba dito sa abroad. O, di ba? Yung iba nga, nag-a-abroad, magpiprito lang ng itlog.
Halimbawa, yung sunny side up, nagkakabasag-basag pa yung no, egg yolk. O, diba? Eh, pag biglang nag-abroad yun, hindi marunong magluto. Sa bagay, bago ka mag-abroad, dadaan ka naman sa mga screening, yung mga ano, pero hindi mo pa rin makukuha lahat ng perfect na trabaho. Kaya yung iba, nag-a-adjust sila talaga. Yung iba nakakayanan, after naman yung stage ng adjustment, nalalagpasan mo yun. Yun, okay ka na. Magiging stable na yung trabaho mo. Yung iba, hindi nila nakakayanan yung nasa stage ka pa lang ng ano. Halimbawa, yung unang buwan mo, pangalawa, pangatlo, nandun ka pa sa stage ng adjustment, may hirapan ka talaga nun. Pag hindi mo nakayanan yun, naku po, baka sabihin mo, naku, uwi na lang ako. Pero, kung iisipin mo naman, eto na yung pangalawang question, paano natin mapapaglabanan, paano natin malalagpasan yung homesick natin. Unang-una, paano natin malalagpasan yun? Unang-una, kailangan nating maging matatag, maging matibay yung dibdib natin. Bago tayo mag-abroad, isipin natin na magtutungo ako dun sa malayo. Malayo sa aking pamilya, malayo sa aking mga mahal sa buhay. Doon pa lang, bago ka mag-apply, kailangan ilagay mo na sa puso't isipan mo na maging kailangan mong matibay yung dibdib mo. Kailangan mong paglabanan lahat ng kakaharapin mong pagsubok doon sa ibang bansang tutunguhin mo. Doon pa lang, bago ka pa lang mag-apply, papatungong abroad, yun na yung isipin mo. At lakipan mo ng panalangin na nawa gabayan ka ng Diyos doon sa pupuntahan mong bansa. Nawa ay bantayan ka lagi, bigyan ka ng lakas ng loob para mapaglabanan lahat. Bigyan ka ng endurance para anumang mapapagdaanan mo ay makakayanan mo, at sana maging healthy ka doon. Yon ang isang paraan para mapaglabanan yung mga homesick natin. At ilagay natin na pagdating mo sa abroad, talagang dadaan ka sa butas ng karayom. Kasi nga, iba na ang buhay ng nangangamuhan. Iba ang buhay sa ibang bansa. Kaya kailangan maging handa yung sarili mo. At kailangan talaga marunong kang makisama sa mga tao, marunong kang makitungo sa employer mo, at kailangan magaling kang mag-adjust kung ano yung uri ng pamilya na pagtatrabahoan. Kasi hindi lahat ng employer ay pare-pareho. Hindi lahat ng amo ay mababait. Merong mga masusungit. Kaya doon pa lang ihanda mo na yung sarili mo. No? Kasi nga, lalo na kung pusong mamuntayo, naku, hindi talaga mahihirapan kapag kaganyan. Kasi kailangan nating maging humble na tanggapin kung ano yung mali na iyon. Kasi kung hindi ka maging humble, hindi ka maging mapakumbaba, kung halimbawa darating yung time na nagkamali ka, itatama ka ng employer, parang kung hindi mo matatanggap yun at mangingibabaw sa'yo ng yung kagaya sa Pilipinas na, sa Pilipinas ako yung boss, ako yung natutupad, hindi yun po pwede sa abroad. Kailangan isipin mo, iba na sa abroad, nangangamuhan ka na. Kaya kailangan mong tanggapin kung ano yung mali mo, kung ano yung gusto ng employer, yung talagang sundin mo, kung ano yung patakaran nila. At kailangan din nating, halimbawa na homesick tayo, manalangin tayo na kailangan mapaglabanan natin yun. Lagi nating iisipin kung ano yung mga dahilan
kung bakit tayo nag-abroad. Siyempre, nung nasa Pilipinas pa lang tayo, diba, sinasabi natin, mag-abroad ako. Alang-alang sa kinabukasan ng pamilya ko, kinabukasan ng mga mahal ko sa buhay. Diba, yung kung nanay ka na, sasabihin mo, alang-alang sa mga anak ko, sa kinabukasan nila. Kaya pag nasa abroad ka na at naka-feel, nakaramdam ka ng homesick, isipin mo, ay, kailangan ko talagang sipagan, kailangan tiisin ng lahat para mabigyan ko ng magandang kinabukasan yung pamilya ko. Yun. At kailangan din natin yung gamitin ng tama yung day off natin. Kailangan natin maglibang ng tama. Kasi kung aabusuin natin yung paglilibang, mamaya nagkamali tayo ng mga sinasamahan, kamali tayo ng mga barkada, mapapariwara tayo, o kaya may influensyan tayo ng hindi maganda. Yun, doon minsan nagkakamali yung mga ibang OFW na sa halip na yung pangarap nila ay matupad, di talaga nagagawa kasi nga iba na yung landas na tinahak nila. At isa pa, hindi lahat ng OFW ay nakakayanan yung mga pagsubok or homesick dito sa abroad kasi nga nahaluan ng hindi maganda. Ano kaya yun na hindi maganda? Yung bang sa sobrang pagbibigay mo ng luho sa sarili mo, minsan hindi natutustusan ng sarili mong kita. Minsan lumalagpas yung napupunta sa luho mo at yun, naapektuhan yung pag-iipon, naapektuhan yung pangangailangan ng pamilya mo. Kaya nagkakandagipit-gipit yung iba. At yun, yun yung pag nagigipit na at wala nang magawang paraan kasi hindi lahat ng OFW na kaibigan mo or kasama mo dito sa abroad ay nauutangan mo kasi gipit din sila or may pangangailangan din sila. Ay hindi laging may nalalapitan ka. Sa madalit sabi, kaganda gipit-gipit ka na dahil sa bisyo ng iba o kaya dahil sa sarili nilang luho. Kaya yun yung nagtutulak sa kanila na mag-loan ang passport nila o kaya mangutang sa iba. Yun, nagkakanda windang-windang na sila kung paano nila malagpasan yun. At hindi lang yun ang isang dahilan kung bakit nahihirapan yung mga OFW na makapag-ipon. Yung iba kasi may mga emergency na pangangailangan na higit dun sa ipon nila. Kaya nagigipit sila. Kaya napipilitan sila na manghiram. Yun naman, makakayanan natin na malagpasan natin yun kung marunong lang tayong humawak ng ano. Halimbawa, yung mga inuutangan natin, makiusap tayo, ganun. At unti-untiin para hindi tayo magkaroon ng record na bad record dun sa ibang mga nahihiraman natin. Yung iba naman, ang paraan, kagaya ko minsan, nakakahiram ako sa employer ko. Mabait ang employer ko. Yun, tapos, pakikiusapan ko na lang na kaltasan, ikaltas dun sa sahod ko, pumapayag naman. Kaya, yun, na nalalagpasan ko rin yun. Pero yung iba talaga, talagang na ano na sila yung, kumbaga, nabaon. Kaya hirap na silang ano. Yun. Kaya yun minsan, nangumurblema na sila, minsan yun na rin yung dahilan na napapauwi na sila nang wala sa oras. Yun. Kaya, kasi pag ang homesick, hindi mo talaga nakayanan. Kumbaga, iba-iba na yung naiisip mo. Diba? Mahirap paglabanan.
At ang isa pang gagawin natin kung paano natin mapaglabanan ay maglibang-libang. Diba yung day off mo, maging sumama ka sa mga kaibigan na positive, positibo, tsaka yung masayahin. O kaya, minsan, i-ano mo rin yung sarili mo, bigyan mo rin ng, i-treat mo rin, yung ganun. Ayan yung mga employer natin, alam mo, pag naka-vibes mo ang employer mo, ang sarap. Diba? Oo. Yung magkaroon kayo ng instant communication, kaibiganin mo sila, masarap kaibiganin yung mga employer talaga. Pag nakuha mo yung loob nila. Yung iba talaga hindi nila nakukuha, kaya yun, napipilitan silang mag-terminate or yun, yung break contract, ganun. O kaya yung employer mismo nag-terminate sa kanila kasi nga hindi sila magkasundo. Pero once na makuha mo yung loob nila, yung homesick mo talagang maiibsan. Hindi naman, ano, meron at merong homesick talaga, dumadating yan. Pero pag kayong iba talaga, pag naka-vibes mo yung employer mo eh, yung parang feel at home, tapos may peace of mind na pag day off mo, hindi ka nag-iisip na, ano na naman kayang, ano, sasabihin, magagalit na naman kaya pagdating ko, ganyan-ganyan, blablabla, marami kang iniisip. Tuloy, hindi ka na nag-enjoy doon sa pag-day off mo kasi iniisip mo kung ano na naman ang nagawa mong mali, pagagalitan ka na naman. Kasi danas ko na yun eh, nagkaroon ng employer na bruha. Ay, hindi ko na-enjoy talaga yung day off ko sa labas. Ay, naiisip ko na lang, pag-uwi ko, ano naman kaya ang mali ko, ganun-ganun. Kaya tuloy sa halip na mag-enjoy ka, wala. Kaya, ang bagsak ko noon, dahil sa sobrang ganun, nag-terminate ako. Eh, nagsisi naman yung employer, nagmamakaawa, nagayang-ganyan, na magiging mabuti na siya. Pero ayoko ng ganun, kaya ako na yung umiwas. Oo, iniwan ko yun, pero lakon pagsisisi niya. Pero ako naman kasi, hindi naman sa pagbubuhat ng ano, marunong talaga akong makisama. Kasi, ano talaga ako, diba, pagagalitan ka, ganyan, accept na lang, oo, ganyan-ganyan, yes na lang ng yes. Pero, yung sa loob-loob ko, ah, iiwanan kita. Ganun ako dati, hindi ako nagtatagal sa isang employer. Kasi, yun yung ano, pag hindi mo talaga kaya, mag-terminate ka lang, ba't mo patitiisin? Hindi mo na nga kaya. Pahirapan mo yung sarili mo, and dami-daming amo, o diba? Naku, o ganun. Kasi dito, pagka masipag ka lang, marunong ka makisama sa amo, tapos pagka nagpapa-interview ka, yung maano kang sumagot sa mga question nila, tapos ang higit sa lahat, yung mapakumbaba ka, maraming amo, maraming ano, tsaka yung masipag ka, tsaka marunong kang makitungo sa mga employer na kung ano yung gusto nila, yun yung anuin mo. Oo, hanggang makukuha mo na, gamay mo na yung trabaho mo, madali na lang yun. Oo. Basta maging ano ka lang, masunurin. Oo. Yun, makakatulong yun para gumaang yung pakiramdam natin, makakatulong para hindi tayo ma-homesick. Oo, ganun. Yun, ang iba. Pero yung iba kasi, kaya hindi nila nakakayanan. Kasi nagpo-focus sila sa negative. Ang hirap, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Yun na lang ang iniisip nila. Kasi sa Pilipinas, walang nag-uutos sa akin. Ako yung boss, ako yung ano, tapos yung gusto ko na susunod. Yun yung ibang dahilan kung bakit nila hindi natatagalan yung homesick. At yung iba naman, wala na silang inisip ng inisip ng inisip, kundi yung pamilya nila. Talagang mahirap yun. Oo. Mahirap talaga kung lalo na yung mga anak. Naku, mahirap talagang isakripisyo yung pagmamahal, pagkalinga mo sa mga anak mo. Ikaw mismo yung ano, lalo na pag maliliit pa silang iniwan mo. Ay, ang bigat sa loob nun. Pag hindi mo na kaya na talagang uuwi at uuwi ka sa Pilipinas. Oo. Hirap talaga yun. Tapos may isip mo, ay, doon na lang ako. Ninegosyo na lang ako doon. Lalo na pag may iniwan, halimbawa, yung maganda yung trabaho natin doon, maganda yung hanap buhay natin doon, bigla tayong nag-abroad,
Ako, mahirap yun kasi isipin at iisipin mo yun hanggang didesisyon ka na lang na uuwi ka na lang at doon na lang. Yung iba naman pag umuwi na, halimbawa nag-abroad na ng ilang years, at nakakuha na ng puhunan at talagang hindi nila nakayanan yung homesick nila. Pag nakauwi na, pinagbuti nila yung ano kasi marurunong silang kumbaga mag-manage ng mag-umawak ng pera. Kaya nagsasucess sila pagka bumabalik na sila ng Pilipinas. Pero ako tagal ko na dito, hindi pa nakakaipon. At ang dahilan, or para sa akin, ang ano ko, pagka nakaramdam ako ng homesick, niisip ko na lang, ha? Ang iniisip ko na lang, titiisin ko to alang-alang sa mga anak ko. Yun lang, kaya, ano, tsaka yung tibay ng, ano talaga, tibay ng loob. Yun lang, ano, tsaka higit sa lahat, yung prayers. Kasi kung hindi, wala yung prayers, wala yung paggabay ng Diyos sa'yo habang nasa ibang bansa ka, wala. Hindi ka makakatagal talaga kung wala yung Holy Spirit ng Diyos. Kaya yun ang mahalaga. Kasi yung Holy Spirit ang magagabay sa'yo, syempre. Tsaka gusto mo rin makihalubilo dun sa mga kung ano mang relihiyon ng pinupuntahan mo. Yun yung makakatulong para maggabay sa'yo. Yung spiritual needs natin. Kailangan talaga healthy yung spiritualidad natin. Kasi kung wala yung hindi natin matutustusan yung pangangailangan natin spiritually, talagang mahihirapan tayo. Kasi yun talaga yung unang-unang kailangan natin. Maging healthy tayo yung sa spirituality natin, yung pananampalataya natin sa Diyos. Yun ang higit sa lahat na kailangan natin para makayanan natin ang homesick natin habang nagtatrabaho tayo abroad. Yun lang. At kung ano pa yung mga hindi ko nabanggit, maaari nyong i-comment sa baba. At paki-like na rin, paki-share kung kailangan. At maraming salamat. At hanggang sa muli. At kung ano pa yung mga gusto nating topic, pwede kayong magsabi dyan, mag-comment para pag-usapan natin sa susunod na talakayan. Kaya ito ang iyong abang lingkod, si Ate Merl, si Ella May TV. Please, paki-subscribe and click the button bell. Thank you! Goodbye! Have a blessed day!